everyone! Kumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat! Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, ayun na nga! Another reaction video na naman for SB19! Sobrang nakaka-excite and sobrang nakakabaliw to. Grabe na talaga to. Ito na talaga yung pinaka-iintay natin. Diyos ko po! Ayan. Pero bago kasi muna ng lahat, guys, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang pinaka-latest reaction video natin for SB19, which is yung mga video teaser ng bawat isa, starting kay Josh, Estelle, and Justin, at sa lahat ng mga pictures nila, mga solo pictures nila. Grabe lang, no? Alam niyo yun? Talagang kaka-attacking kayo ng bawat isa talaga. Parang, ang sarap lang talagang maging OT5 sa totoo lang. Pero, hindi ko alam. Parang, alam niyo yun? Parang nakakabalo na hindi niyo alam kung saan kayo pupunta. Alam niyo yung ganun feeling ko. Kung hindi niyo pa yung napapanood, nandyan yan sa may description. I-check niyo na yan, i-like and share. Mag-comment kayo para sa mga susunod pa natin mga reaction videos, okay? And syempre, amazing, amazing shoutout sa inyong lahat na patuloy na sumusunod. Suporta naman kay Amazing Janus. Thank you so much sa inyo. And of course, ang mga amazing friends natin na laging nandyan na nakasupport. Thank you so much, guys. I love you. Alam niyo na kung sino-sino kayo. Mahal na mahal kayo ni Amazing Janus, okay? So, for today's reaction video, yun talaga yung pinakaihintay ko. Oh my God! Diyos ko mo! Ay, Diyos ko. Ayan. So, kanina at nung isang araw, nirelease yung kay Ken at saka yung kay Sejun. Kanina lang nirelease yung kay Sejun and sobra talaga tong nakakabaliw. Pero guys, bago ko nga pala simulan, gusto ko nga pala munang i-congratulate of course ang SB19. Sobrang dami na naman nilang nahakot dito sa second VP Choice Awards. Grabe to, di ba? Napakagaling talaga. And deserve talaga lahat nila. Lahat ng award na nakukuha nila. Ayan. So, congratulations for being, okay? Ayan. Ano ba yung mga awards na nakuha nila? Fandom of the Year, Group Performer of the Year, and of course, si Ken, na nakuha naman ng Fashion Influencer of the Year. Grabe, Ken yun eh, diba? Sabi ko naman sa inyo, Ken yun, napaka-passionista talaga ng lalaki na to, sa totoo lang. And well-deserved sa lahat ng mga achievements and awards na nakukuha nyo. More to come pa yan, boys, alam ko yun, okay? So, for today, gagawa naman natin yung kay Sejun, at saka, bias ko to, at saka bias record ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin for today, pero na-excite na ako, kaya panoorin na natin to. Let's go! Ayun guys ha. So, sisimulan natin kay ano. Kay Ken. Hindi ko alam! Oh my God! Hindi ko alam kung ano magyayari sa akin ha. Pero, simulan na natin. Oh my God! Ay! What? Grabe lang, Diyos ko naman. Alam niyo ba yun? Gusto ko lang pumunta sa poultry talaga eh. Gusto ko lang magpakulong habang buhay. Ulitin natin ang isa pa ha. Pagmasda nating mabuti kung gaano kahat itong video na to. And yun eh! Oh my God! Yung titig! Oh my God! Sa totoo lang, Sobra nakakamatay itong video ni Ken sa totoo lang. Sabi ko nga, kapag Ken na talaga, no, alam niyo yun, parang pag tinitigan kayo ni Ken, Diyos ko, talagang matutunaw kayo. Yung tipo na parang isang titig pa lang, lusaw na lusaw ka na ganun, ganun na ganun si Ken kapag tumitig sa totoo lang. Hoy! Sige, mag-comment tayo dun sa ano ha, sa may pinaka ano ha, sa may pinaka picture. Pero bago ako mag-comment dun sa picture, sobrang napansin ko na talaga to, no? Sa bawat video teaser ng bawat isa, yung angulo talaga, sobrang ang galing ng kumuha at nag-shoot nito sa totoo lang. Like, sobrang perfect and then pare-pareho yung bawat angle. And then at the end of the video, nakikita naman natin yung parang pinaka-last part. Like, titig! Alam nyo yung lahat nakatitig? Ganun eh, tipong
stop. Parang gano'n, mapapakigil ka na lang. Gano'n, sobrang ang galing ng naisip niyo sa totoo lang. And yung team nga, na paulit-ulit kong sinasabi, grabe no, may pagka-horror talaga. And sobrang talaga ako naku-curious. Kaya itong what na to, sobrang aabangan ko to. So, panoorin natin, no? Hindi, tingnan natin yung picture ni Ken, ha? Ayan, tingnan natin. Gwapo naman talaga laman! Ken naman eh! Go! Alam nyo, pinost kita sa Twitter, ha? Sabi ko sa inyo, kapag SB19 at tumabi kayo sa Twitter, sure na sure ako na may spoil talaga kayo. So, wala kayong ligtas. Like, pag over din ang Twitter, ito talaga ang laman. Ganyan sila ka-trending always. Lagi silang trending. Ganyan kalakas ang SB19. Sobrang daming fans. Sa totoo lang, napakaraming 18. Alam niyo, ito ang pinaka-napansin ko eh. Yung may punit sa ganito. Grabe lang yung punit. Kenyan eh. Sabi ko nga, feeling ko may kumalmod kay Ken eh. Iniisip ko nga ako na lang sana yung kumalmod. Haro-taro tayo dito, oy! Eto ha, yung hair extension niya dun sa may pinakalikod. Usually, diba, meron naman talaga siyang nilalagay eh. Sa dinami-dami kong ginawa ng reaction video, dahil bias kasi Ken, lagi ko nakakita ang buhok nito. Nakita ko na yung red naman yung inilagay niya dito at saka blue. Diba? Manok na manok talaga ang dati niya. Pero alam nyo, itong manok na to, ito yung manok na mananabong talaga. Yung buhok pag sinabong ka. Talagang killer na killer yung dating. Tingnan nyo yung titig pa lang eh. Diba? Nakakamatay talaga sa totoo lang. And yung tato, ang hirap i-recognize yung tato. Actually, tinignan ko na to kanina. Sinozoom ko siya. Tinitingnan ko kung ahas ba yan or parang pusa. Hindi ko alam. Or lion ba? Or tiger ba? Hindi ko alam. Di naman siya pwedeng lion kasi nga medyo ano eh, yung hubog niya parang may pagkapusa. Eh, ganyan eh. Tingnan nyo rin mabuti yung mata dito ni Ken. Grabe yung titig. Naka-contact na yun. And then, lakas makapusa ng dating sa totoo lang. Grabe yung ilong! Yung labi! Ay! Ken! Hindi na talaga ako aalis sa poultry. Ang hirap umalis. Sobra! Nakita ito! Ayoko umalis. Gusto ko lang mag-stay forever doon. Grabe, no? Napakagwapo. Sobra. Lalaking lalaki yung datingan, 'di ba? Yung pose sa totoo lang ibang klase from dun sa earrings and then may nakalagay pa sa buhok, hindi ko alam kung anong tawag doon. Lahat bagay kay Ken sa totoo lang and so far para sa akin hindi dahil bias ko siya. The way si Ken talaga pumose lalo na sa mga ganitong bagay pag may mga photoshoot, ibang klase si Ken sa totoo lang. So and yan eh, panoorin naman natin yung kay Sejun. Panoorin natin, ito si Pinuno, bias record ko to, nakakabaliw din to, sobrang baliw na baliw ako dito. So panoorin natin. Grabe! Ay, magalon! May pagalun din na yung tipong mga ngaga, tapos may pinahid tuloy, may inanggal, parang may kayat-kayat, ewan ko kung anong kinagat ni Sejun dito sa totoo lang, pero ulitin natin ha. Grabe, sumasabay-sabit, ang angas, grabe, oh my god. Ayan, alam nyo, nakita ko na kasi yung picture ni Sejun dito, no? And dito sa may video na to, panibagong ayos na naman. Okay, bago yon mag-comment din tayo sa picture later. Kasi nga, yung sa picture is nakalugay yung buhok niya dun eh. Pero dito, punong-puno ng accessories, no? Punong-puno ng accessories yung ano dito ni Sejun dito sa may video na to. Like, nagkaroon pa siya ng mga parang, ewan ko kung anong nilagay niya doon. Hindi ko pa siya nakita masyado kasi medyo madilim siya eh. Ang daming accessories sa buhok, no? Ganda ni Pablo! Sobrang ganda ni Pablo sa totoo lang. Alam niyo yun, pwede siya maging lalaki, pwede maging babae. Ganun kalakas ang dating ni Pablo sa totoo lang. Ngayon sabi ko nga, Pinuno, no? Pag pinakalas talaga, laging iyon yung pinakaiba eh, diba? And dito pinatunayan talaga ni Pablo, ni Sejun, na siya yung pinakalas and siya yung pinakaleader. And worth the wait, sobrang worth the wait, no? Kasi nung pinanood ko to,
iba din yung naging impact sa akin sa totoo lang. Ang sarap-sarap tumambay sa freezer at kumain na nga. Grabe, ganun kalakas si Pablo sa totoo lang. And alam nyo, sobrang ang ganda rin ng pagkakakuha dito ni Sejun. Yung pagbali niya ng leeg, sumasabay dun sa may pinakabit ng sounds and dun sa bawat angulo at sa pagkuha sa kanya, sa totoo lang. Grabe! Yung titig din, mababaliw din talaga ako. Mag-comment tayo din sa picture niya, ha? Ayan. Ito yung picture niya. Ayan. Grabe, no? Sabi ko sa Twitter ko, nung nag-post ako, sabi ko, ito na ata yung lalaki na nakita ko na gulo yung buhok na hindi nagsuklay pero ang gwapo pa rin, sagad na sagad pa rin ang kagwapuhan. Ganun kalakas ang dating ni Pinuno, sa totoo lang. Ayan ha, ayun, Rachel, nako, pag hindi mo talaga ginaya yung buhok ni Sejun, humanda ka sa akin. Ayun, yung sinasabi ka pang gagayahin na. And sabi nga pala ni Rachel, nung zinom niya to, napansin niya na yung mata ni Sejun dito, naka-contact lenses kasi siya dyan eh. So, napansin niya na magkaiba. Ayan, hindi ko rin ma-zoom dito masyado para hindi tayo magtagal. Pero sabi nila, magkaiba daw yan. Diba, lakas maka-vampire, parang magiging wolf after. Parang magta-transform sa wolf, no? Kaya siguro ganyan. Alam niyo yung ganung feeling? Para talag Twilight, gano'n? Ganun yung mga peg, no? And alam niyo, sobrang guwapo ni Sejun. Sa totoo lang, sobrang guwapo. Bagay na bagay sa kanya yung hair niya, yung hairstyle niya, yung looks niya, yung makeup niya, ang tangos ng ilong, yung titig. Yung titig, lakas makahatak. Sobrang lakas din makahatak. And then, dun suot niya. Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng high neck na medyo maluag sa may ganito. Usually, diba, pag close neck and high neck, fit yan sa leeg. Itong kay Sejun kasi medyo open eh. Ewan ko ba, parang may pasabot din sa leeg eh. Di lang pinakita. Sana, no, dun sa release ng music video, ibuka lahat para naman ilabas na ang dapat ilabas. Grabe lang, sa totoo lang. May napansin din ako sa may pinakabuhok niya sa likod. Ewan ko kung may kulay din ba yun. Yung sa may ganito, sa may part niya, or hikaw. But parang feather, no? Parang feather siya. And yung hikaw, ewan ko kung may hikaw ba siya dyan. Hindi ko na kasi masyadong maisume eh. Pero feeling ko naman may hikaw siya dyan. Grabe, no? Ang gwapo! Ang gwapo! And so far, alam nyo, ito yung sa photoshoot ni Sejun dito. Parang tumulad siya doon kay Josh at saka kay Stel na walang moon. Ang may moon lang yung parang kay ano lang eh, kay Ken lang at saka kay Justin eh. Parang yun lang yung napansin ko. Ito parang nasisinagan lang eh. Nasisinagan ng kagwapuhan. Oh my God! Ang gagwapo nyo! Sobra! And deserve nyo ngayon kung ano mga natatanggap nyo. And ang masasabi ko lang, Sejun, diba? Ikaw yung pinakalas. Since ikaw yung pinakalas, sarap mong namnamin. Sarap lang. Grabe. Ibang klase. And worth to wait. Sabi ko nga, no, yung pinakaiintay natin hanggang sa makompleto lahat ng mga teaser na to at mga photo na to, nung dumating na si Pinuno, dun mo talaga makikita na kompletong-kompleto na. Kasi hindi naman makukompleto ang isang grupo kung walang leader, no. Hindi tayo nabibigo talaga, no. Grabe. As in, sobra! And finally, ayan, diba, kompleto na ang bawat isa. Bawat teaser ng bawat isa, nilabas na rin yung teaser ng what. Ayan, intayin na lang natin sa darating na March 9 ang pinaka-release ng official music video ng lahat ng to. And sobrang nakaka-excite talaga. And alam ko, lahat ng 18, inaabangan nyo na yan. Especially ako, inaabangan ko na yan. Sobrang na-excite na akong gawa ng reaction. And alam ko din na mag-earn yan talaga ng million views. Sobra. And alam ko din na pag inilabas to, sobrang worth it na naman, sa totoo lang. So, ayun na nga! Maraming salamat for today! And if you like this video, guys, please give me a thumbs up and don't forget to like and share and drop a comment after watching this video. And again, this is Amazing Janus ang inyo, amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!